Isang magandang hapon po at magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, patulong naman po na isang like lang po, subscribe, and pahita rin po ng notification bell para updated kayo sa ating mga daily weather updates. So meron po tayong binabantayan ngayon. Dalawang active LPA po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As you can see, nung nakarang update natin, no, isa lamang yung LPA dito po sa bandang Silangan, Mindanao. At nasundan po ito ng panibagong active LPA dito naman po sa likod lang po niya, bandang Philippine Sea. As you can see po, makikita nyo, no, yung lakas po ng dalawang LPA na ito ay consistent po ngayon from 30 to 35 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo paglipas lamang po within 24 to 48 hours. Kapag ka pumalo po from 30 to 45 to 55 kilometers per hour ang lakas nila, no? And as of now, ang kilos po nito, no, ay pa-northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. So hindi po natin ito pwedeng baliwalain dahil nga po direksyon nito ay papunta po, no, or patumbok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Dapat pong bantayan. So ngayon po, nararanasan po natin na pag-uulan madalas tuwing hapon at sa gabi ay ito pa rin pong hypnosis natin na easterlies. Kasi po nakakapekto sa ilang bahagi po ng Palawan, Visayas at Mindanao, no? Kasama na rin po dyan ang hanging amihan, which is malamig po talaga kapag sinasabayan po ng mga pag-uulan. Apektado rin po tayo ngayon ng ilang bahagi po ng Pilipinas ng rainfall shower sa bandang Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po, kung may mga lakad po kayo sa hapon at sa gabi, ugaliin pong i-check ang lagay ng panahon. Kung importanteng lakad naman po, ugaliin magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, no, panlaban po sa pag-uulan. Dahil nga po tulad ng aking sinasabi, kahit po mga active LPA lang, no, hindi po natin pwedeng baliwalain. Yung extension po ng lakas nila, no, o yung hangin nila papunta sa ating par ay nagbibigay po ng mahinang pag-uulan. Pero kapag sinamahan po yun ng easterlies, no, at ng mga southwest monsoon, northeast monsoon, hanging hamihan, posible pong lumakas yun. Mag-ingat din po tayo sa banta ng mga localized thunderstorms sa ilang bahagi po ng Luzon, no, dahil nga po sa easterlies na ating binabantayan. Kasama po yung shoreline. So mag-ingat pa rin po yung mababang lugar, especially sa Luzon, Visayas at Mindanao na madalas po binabaha. Ngayon po linisin na natin yung mga lugar na binabaha, no? Yung mga estero, mga kanal, tanggalin po ang mga basura in case po magkaroon tayo ng alert, no, rainfall shower, hindi po magbabaha agad. Kaya po kasi nagkakaroon ng mabilis ang pagbabaha, lagi pong barado o maraming basura sa mga estero at mga kanal, no. Mag-ingat din po yung mga nasa matataas na lugar kapag meron po tayong alert ng localized thunderstorm, pag-uulan, rainfall shower, ay mag-ingat po kayo sa inyong mga nilalakar, lalo po nagbabiyahe sa matataas na lugar. Posible po kasi magkaroon ng landslide dahil na nga rin po sa patuloy na pag-uulan, dahil yun po yung nagiging cause ng paglambot ng lupa. So patuloy ko kayong i-update, and please don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.